ika-26 ng Abril, ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ng Linggo, dalawa sa mga alagad ang naglalakad pa Emmaus na isang nayong mga 15 kilometro mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari. Sa kanilang pag-uusap at pagtatalakayan, lumapit si Jesus at nakisabay sa paglakad nila. Pero parang may kung anong hadlang sa kanilang mga mata at hindi nila siya nakilala. Tinanong niya sila, "Ano ba ang pinag-uusapan niyo sa daan?" Tumigil silang mukhang malungkot. Sumagot ang isa sa kanila na nagngangalang Cleophas, "Bakit mukhang ikaw lang ang kaisa-isahan sa Jerusalem na di alam ang mga nangyari roon nitong mga ilang araw?" Itinanong niya, "Ano?" Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Sa paningin ng Diyos at buong bayay, isa siyang propetang makapangyarihan sa gawa at salita. Ngunit isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno para mahatulang mamatay at ipinako siya sa krus. Umaasa pa namang kaming siya ang tutubo sa Israel, ngunit ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ang lahat ng ito. Sa totoo'y ginulat kami ng ilang babaeng kasama namin na nakakita pa raw sila ng aparisyon ng mga anghel na nagsabi sa kanila na buhay siya." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba't kailangan magdusa ng ganito ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang luwalhati?" At sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, mula kay Moises hanggang sa lahat ng propeta. Nang nasapag na siyang kasalo nila, kumuha siya ng tinapay, nagpuri at piniraso ito at ibinigay sa kanila. At nooy nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya, at nawala siya sa kanilang paningin. Nag-usap sila, "Hindi ba't nag-aalab ang ating puso nang kinakausap niya tayo sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan?" Noon di tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem at isinalaysay naman nila ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala sa pagpipiraso ng tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang daan pabalik sa alab ng damdamin at lawak ng pananaw. Nawawalan tayo ng gana na magpatuloy sa anumang pinaniniwalaan at ginagawa natin kung pakiramdam natin hindi nangyayari ang mga inaasahan natin. Sa mga pagkakataong nabibigo tayo sa bagay na pinagbubuhusan natin ng ating panahon at lakas, nawawalan tayo ng ganang magpatuloy. At kung umabot tayo sa sukdulan ng kabiguan, napakiwari natin wala nang natitirang pag-asa, maaring mas pipiliin pa natin huwag nang magpatuloy at lumayo na lamang. Maaring kalinsabay rin sa pagkawala ng ganang magpatuloy ang pagkalito kaugnay sa kung paano ba tayo magsisimulang muli. Hindi na rin natin alam ang direksyong dapat nating tahakin, basta gusto lang nating lumayo. Sa panlalamig ng ating puso, nais lamang nating ihiwalay ang ating sarili sa karamihan o maging sa mga taong nakauunawa naman sa ating pinagdaraanan. Kumikitid rin ang ating pananaw. Ang kabigo ay maaaring humantong sa kawalang gana at makitid na pananaw. Kabiguan ang nararamdaman ng mga alagad ni Jesus nang makita nila na walang kalabang labang pinahirapan at pinatay na 61 kriminal ang taong kanilang inaasahang magpalaya sa kanila mula sa mga kaaway at mananakop. Nagkanya-kanya sila. Kauna-unawa ito dahil nga sa pagkabigo nila sa kanilang inaasahan kaugnay sa pagiging Mesiyas ni Jesus. Dalawa sa kanila ang nagtangkang lumayo patungo sa lugar na tinatawag na Emmaus. Nag-uusap ang dalawang alagad na ito habang naglalakad
nang biglang lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Hinayaan muna ni Jesus na magsalaysay ang dalawang alagad at ilahad ang kanilang saloobin, kasama na ang kanilang karanasan ng pagkabigo. Nakinig lamang sa kanila si Jesus. Nang magpaliwanag na si Jesus, nagsimula nang bumalik ang alab sa kanilang mga puso at nagsimula na ring lumawak muli ang kanilang pananaw. Tila inihahanda sila ni Jesus sa magaganap na pagsalo-salo nila sa hapag kung saan tuluyang mabubuksan ang kanilang mga mata at makikilala nila ang Panginoong Jesus na muling nabuhay. Pagkatapos nito, sila ay babalik na upang muling makipagkaisa sa iba pang mga alagad na siyang bubuo sa komunidad ng mga tagasunod ni Jesus. Sa mga pagkakataong nawawalan tayo ng gana at kumikitid ang ating pananaw, lumiliit ang ating mundo at wala tayong ibang nakikita kundi ang ating sariling sakit ng kalooban na idinulot ng karanasan ng kabiguan. Sa ganitong karanasan, laging handa ang ating Panginoon na lumapit sa atin at sabayan tayo sa ating paglalakbay. Hindi niya tayo pipiliting bumalik agad sa karaniwang daloy ng ating buhay. Sa halip, tutulungan muna niya tayo na papanumbalikin ang alab sa ating damdamin at palawakin muli ang ating pananaw sa buhay at sa mga bagay-bagay. Sasamahan lang muna niya tayo. Mahalaga na maramdaman natin ang katotohanan, na bagamat dumaranas tayo ng kabiguan, subalit hindi tayo nag-iisa. Magpapadala ang Diyos sa mga tao, bagay at tulong sa panahong kailangan natin ang mga ito. Kung handa na tayong muling magbahagi ng ating sarili sa pagbuo ng komunidad ng mga mananampalataya, sana'y makatugon tayo sa hamon na tayo'y makilakbay rin sa ating kapwang nasa proseso ng paghihilom mula sa karanasan ng kabiguan.